What's up mga kapong guys, sa video na to share ko lang sa inyo kung paano ba i-refer yung mga toilet bowl nyo, yung yeah, mga toilet nyo pag nasisira siya ay mag-flush. Tuturo ko sa inyo yung mga posibleng dahilan kung bakit ba nasisira yung toilet bowl nyo. Yan, ito sa toilet bowl. Kalimitan ng nasisira, 'di ba? Pag kalimitan nararanasan natin pag nag-CR tayo sa mga mall, pagtas pag CR o kahit sa bahay nyo, pag CR nyo, tapos na kayo, tapos i-flush nyo, ayaw mag-flush. O kaya yung tubig ng bowl nyo dire-diretso tapo ng tubig. Yan, tapos kahit i-flush nyo, ayaw naman tumapon yung tubig. Yan, mga yan. Yung mga problemang yan, yan ang mga bibigyan natin ng solusyon at yan ang ipapaliwanag ko kung ano ba mga dahilan kung bakit nangyayari yan. Okay, simula na tayo. Ops, bago tayo magpatuloy, pasuporta naman ang channel ko. Please like, share, at mag-subscribe na rin kayo. At saka i-hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pa ang mga video. Buksan natin yung bowl. Okay. Itong video tutorial na to, hindi to applicable sa lahat ng bowl. Kasi yung mga flushing system ng bowl natin magkakaiba. Pero ito yung mga kalimita, o ito na yung mga ordinaryo, kumbaga. Mga lumang style ng flush system ng mga bowl. Meron pa mga mas high-tech dito. Pero sa video na to, ito yung muna yung aking i-share sa inyo kung paano ba. Ito, tuturo ko sa inyo. Ito siguro pinakamadali, pero yung iba siguro hindi alam to. Ang problema, yan, may tali kasi yan. May tali siya na nakadugtong dito sa flapper. Flapper ang tawag doon. Tapos yan, kasi pag inindot mo yan, aangat yun. Tama. Yan. Kita nyo? Tapos yan. Pag binitawan mo, sasara siya. Kaya ang mangyayari, hindi natatapon yung tubig. No. Ang nangyayari kasi, yung iba, ito, katulad kasi nito, ano to eh, bakal, tapos tubig siya. Na kaya na kinakalawang siya, napuputol dito. Halimbawa, ang naputol, ang gagawin nyo lang, punin nyo lang to, talian nyo, tali nyo dito. Yan, pa, dito. Basta yung tali, huwag sobrang haba na iipit dito sa flapper. Yung sakto lang na hindi siya higit na ihila yung flapper. Naglalaro siya. Yan. Okay, tapos na tayo dun sa ayaw mag-flush. Susunod naman ay dire-diretso yung tapon ng tubig. Pag dire-diretso yung tapon ng tubig, pwede dalawang problema nun. Either ito, itong flapper nyo, yun nga sinasabi ko, mahaba yung ganto nyo. Umipit nyo yung dito sa flapper nyo. Umipit. Pag umipit yan dito, nakanga. Kaya, kunwari, ito, yung kamay ko. O kaya kahit anong foreign material na pumasok dito, na naipit dito sa flapper, yan, dire-diretso yung tapon ng tubig. Yan, naririnig nyo. Diba, naririnig nyo yung tubig. Yan, bali hindi siya mapupuno. Tatapon ng tatapon yung tubig. Pakita ko ah. Ayan. Kunwari may naipit. Ayan. Ayan. Maririnig nyo yung bowl nyo. Tumutunog. Kahit wala naman tao, sasabihin nyo may multo. Kasi yun nga. Luwa kasi yun ito. Umipit. Naipit yung flapper. O, pwede rin kasing sira dito. Ito. Flapper kasi nakakabit dito. May, yan, naka, meron siyang, ano dun, no? Parang nakakabit siya dun. Minsan napuputol yan. Kaya, anong nangyayari, hindi na tumatama itong flapper. Ito kasing flapper na to, may ano to, may goma sa ilalim. Okay, tapos mo natin kung matatanggal. Yan, tanggalin natin.
Ayan, tinanggal ko. Ayan, nag-go ma siya. Ito yung nag-ano sa kanya, parang pag, ayan nga, pag ano, bumaba siya, ayan, nagpipigil yung goma. Ayan, dala-diretso na pa ako ng tubig. Ayan. Ayan, posible ba ang isang dahilan kung ba dala-diretso yung tubig? Ayan, kasi ito, sineset kasi ito. Ayan. Ito, may sineset ito, iniikot-ikot. Ito, pinipito. Anong nangyayari? Kaya tuloy-tuloy yung tubig kasi ang settings niya ito, ito kasi na-adjust to pataas. Baka nandito siya. Tapos, yung tubig kasi, ito float kasi ito float. Pag nakababa, didiretso yung tap. Ito, float kasi ito. Pag nakababa siya, didiretso yung tapo ng tubig. Yan na natin para makita. Gusto niya. Yeah, pag nakababa siya, dire-diretso ang tapo ng tubig. Yan, naririnig niya, di ba? Tapos pag napuno na siya, para siyang bola, angat siya. Tapos mamatay yung tubig. Siguro kung naset niyo total mataas na dito, kasi ito, overflow. Ang mangyayari, hindi pa niya may naiaangat to. Nandito na yung tubig, tumatapo na dito sa overflow. Didiretso na yan sa bowl, papasok na dito. Papasok na doon sa bowl. Yan. Kaya, mangyayari pag gano'n ang settings nyo, masyadong mataas to. Tatapon yung tubig. Yan nga, papasok. Dire-diretso yung tapon ng tubig. Tapos pansin nyo, ang laki ng water bill nyo. Kasi, yun nga, hindi nyo napansin na natapon na pala yung tubig. Kaya yung iba, yung may flush yung mga bowl nila kasi yun nga minsan pag nakaligtaan yun nag-overflow dito dire-diretso yung tapo ng tubig nyo, ang laki ng water bill nyo nun. Kaya dapat maganda na yung gantong settings, nasa dito pa lang yung mababa pa lang, namatay na yung tubig nyo. Huwag nyo nang hintayin na hanggang dito pa bago mamatay. Maganda na yung ganto. Tapos yung overflowing, pwede maging posible, ayun nga, nabanggit ko na kanina, ito, yung flapper, ito, isang, baka may sumingit dito, o sira na yung flapper nyo, wala na yung goma, kaya dire-diret overflow siya. Tapos ito pa, isa pa nga dito rin, nabanggit ko na rin, baka mataas yung settings nyo dito, kaya nangyayari, nag-overflow yung tubig nyo dito, dire-diretso, kasi mali ang settings, dapat ibaba nyo to. Tapos dito, pag flapper yung sira, ayusin yung baguhin nyo yung flapper, saka check nyo kung may bumabara. Sana may natutunan sa video na to. Please like, share, and subscribe. Peace out.